Grabe naman, bakit gano'n naman itong mga kababayan? Bakit mayroon namang ganitong dumagsa dito? Kawawagin ang ating mga andito, no? Yung mga taga-mintin po ng kalinisan. Ito po mga kababayan, no? Ngayong araw na ito, makikita po natin na kahit po mayroong trash boom na nakaharang dito sa ating mismong area ng Dolomite Sand, makikita po natin yung mga lumulutang-lutang na basura na yun, mga kababayan. Ayan, no? Tapos, para siyang ano, merong parang yung pinaka-bula-bula niya, yung parang namumuti-muti, mga kababayan. Ang dami, oh. Saan po kaya talaga ito nang gagaling? Kasi mga kababayan, may trash boom po na nakaharang, di ba? Mapapansin po natin yung kulay pula na yan. Yan po yung pinakapangharang sa mga papasok or palutang-lutang na basura dyan sa may dagat para hindi po mapadpa dito sa mismong dalampasigan ng Dolomite Sand, no? Or Manila Bay sa may Pampang. Pero bakit po talagang nakakalusot pa rin itong mga basura na ito, mga kababayan? Ayan, sa ngayon, dami, oh. At todo linis na naman po yung ating ano dito, mga Stero Rangers. Ayan, yun po mga kababayan, no? Ang dami na namang basura na napadpad dito. Grabe. Tsaka ano mga kabayan, yung pina parang ano niya, bula-bula, para siyang malagatas na may halong ano, basta ganun, marang krema. Ayan, mapapansin po natin, oh. Saan kaya ito galing, mga kababayan, no? Kasi mapapansin po natin dyan po sa may unahan, andyan po nakalagay yung trash boom, para maharangan po yung mga basura na pwede pong pumasok dito sa may dalampasigan. Pero ito po nakikita po natin, napakarami ngayon, mga kababayan. Halo-halo na naman, meron na namang mga kahoy. Ayan. Dami. Kawawa din ang ating mga andito, no? Yung mga taga-mintin po ng kalinisan. Ayan, yung MMDA, Stero Rangers, at yung mga DPS. No? Ang daming kababayan hanggang dulo. Sobra, kita nyo po yan hanggang dulo doon. So yung part na ito, ito yung pinakamaraming basura na nasa dalampasigan. Pero doon sa may mismong rock formation, wala pong basura doon na padpad, mga kabay. Dito lang po banda talaga. Halo-halo, meron na naman mga ano, styro cup, plastic cups. At ano, parang saan kaya nang galing tong mga tumang kababayan, no? Grabe. Ayan, no? Grabe naman, bakit gano'n naman tong mga kababayan?
Bakit meron na namang ganitong dumagsa dito? Nakakalungkot po talaga yung mga ganito natin na sosyal, mga kabayan, no? Kasi natotoo lang po, mga kabayan, yung mga trash boom na yan na hinaharang dyan, isa yan sa mga magpuprotect sa mga basura na inaanod, no? Papunta sa dalampasigan. Pero bakit kaya po may nakakapasok pa rin na ganitong klaseng mga, nakita nyo iba't ibang klase ng mga may kahoy, may kawayan, no? Plastic cups, mga takip ng kung ano-ano pa, mga styro cup, ang dami, oh. So, napakarami. Kaya kailangan talaga, mga kabayan, no, yung bawat karatig na mga area na kung saan talagang doon nagmumula yung mga basura kagaya nito, ay sana talaga maging ano, mga kabayan, no, kumbaga masolusyonan para hindi na papadpad dito, no, sa mismong dalampasigan ng Manila Bay. At talaga namang doon pa lang sa mga area na may matutukan po, especially yung mga makalapit na estero. So, siyempre, yung mga nagbiminti ng kalinisan, talagang hato na naman po to the max, mga kabayan, sa kanilang paglilinis ngayong araw. So, kailangan talaga, disiplina po ang kailangan, no, para hindi po maging ano, magtuloy-tuloy mga ganito na kikita natin, mga kabayan. Nakakalungkot po na makita na merong sa kabila po ng pag-transform ng Manila Bay sa napakaganda niyang imahe ngayon, ay ito po, meron pa rin mga tayo nasasasihan kagaya po nito, mga kabayan. Pero hindi na po kagaya ng dati na grabe po, no, kung saan talagang ibang Manila Bay ang ating nakikita sa ngayon, na kung saan talagang meron po mga basura na kagaya na kita natin ay agad-agad po nalilinis yan, mga kababayan. Marami, oh. Grabe. Kaya kailangan talaga mabalik po, no, yung paghigpit at siyempre pag matutukan po yung mga nasa estero malapit, mga kabayan, para talagang maiwasan po yung ganitong makikita natin mga basura.